Yo mga idol, kamusta po kayo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga hustle play ni JJ Helterbrand. Bago po natin umpisan ito, shoutout muna sina John Genesis Maranan, Fruel Magdaraog, MMJP Vlog Tila, Kayel Andales. Sana mga idol, may share nyo po itong video sa FB po natin at nakapag-subscribe na po kayo sa ating channel. Pakilike nyo na din po para sa suporta. Pwede din po kayo mag-comment mga idol. Umpisa natin dito mga idol. Sa 4th quarter bola ng Star, ang kabantay niya itong si Garcia. Pag-drive ni James Schaaf, dito pa lang sinimulan na niya ang pagpiperwisyo sa opensa ng hot shots. Kaya biglang naipasa ang bola kay Garcia. Pag-drive naman ni RR, sinubukan niyang basagin ang depensa ni JJ. Pero hindi ito kinaya at rinay niya uli pasukan, pero ang tigas talaga ng depensa. Kaya no choice, pinasa na lang niya kay Wright. Balak sana nila mag pick and roll or mag screen lang si Garcia para lang makapasok sa loob at makapuntos. Pero di pa rin sila nakaporma sa depensa ni JJ. Pag screen ni Garcia, sinugod naman ni Helterbrand si Wright. Sa sobrang hustle defense, nagulo ang opensa ni Joel Wright at nastilan pa nga ito ni JJ Helterbrand. Nice effort dudes. Dito naman na force niya na ma-turnover uli ang Star. Nag-switch sila Garcia at Baroka ng defender. Kaya ang kabantay na ni JJ itong si Baroka. Pagpasok ni Baroka, kasabay na rin itong si Simon. At ito kaganda ang ginawa ni Helterbrand. Pagkapasok ni Baroka, hindi na binantayan ni JJ ito dahil alam niya ang sasaluhin ni Brownlee. Kaya ginawa na lang niya, tinulungan na lang niya si Mercado na depensahan si Simon. At ang kagandahan pa nito, na force pa nila na matraveling ito. Punta naman tayo sa laban nila sa Meralco Bulls. Kung paano niya tulungan ang Inebra na makalamang at kung paano niya baliktarin ang momentum ng laro. Makikita nyo rin sa kanya ang pagiging dugong never say die. Habang kinukover ni JJ si Karam, biglang pasok naman sa loob si Nabong. At si Hugnatan, hawak niya ang bola at naghahanap ng papasahan. Pagkapasa niya kay Hodge, dumiskarte ito at save fit ng depensa ni Kagiwa. Pinasa niya kay Nabong. Akala nila hindi susulpot si JJ dito. Kung wala si JJ Helterbrand dyan mga idol, nakaisa sila sa Inebra. Dahil yung lagay ni Cruz medyo alanganin, para hadlangan ang gagawin ni Nabong. Kaya si Helterbrand to the rescue dito. Pagkabigay kay Nabong, ayun, naagaw ni JJ. After nyan, siya pa ang nakascore dito. 3-point shot pa mga idol. Nakatikim din ng matinding depensa si Basel Amer. Dahil sa matibay na depensa, sumablay ang tira nito at nakuha pa ni JJ ang rebound. Ito pa ang dahilan kung bakit napabaliktad ni JJ Helterbrand ang momentum ng laro. At tinulungan talaga ni JJ ang Ginebra para makatabla at makalamang. Kaya ito ang isa na namang 3-point shots niya. Ang lamang na 7 points bumaba na sa 4. Ang Ginebra nagkaroon ng 12 of out of run dito. Sa laban na ito, nanalo ang Ginebra sa score na 86 Meralco, 88 Barangay Ginebra. Imagine mga idol, sa third quarter, nag-struggle talaga sila doon. At bago matapos ang third quarter, natambakan sila ng 16 points ng Meralco Bulls. Pero pagpasok ng fourth quarter, pinasok si JJ at tinulungan niya talaga ang Ginebra na makaahon sa tambakan at mahigitan ang kalamangan ng Meralco. Kayo mga idol, ano nagustuhan yung best highlights niya? At nag-enjoy po ba kayo sa ipinakitang laro ni Helterbrand dito? Pwede nyo rin po i-share sa amin kung ano mga naalala nyo about sa mga ipinakita niya laro sa atin. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Sana nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon. Sana din nakapag-subscribe na po kayo sa ating channel. Ako po ulit si JPReyosa. Ang magpapaalala palagi sa inyo, ingat po tayo. And God bless. Bye-bye.